testing lang with microphone converter. Convert ko lang yung mic sa cellphone. Kung maganda yung ano poses niya. Sira kasi yung ano natin eh, yung isang camera. So ikot lang tayo dito sa subdivision. Tapos oops, ayun, ibig ko patik dito sa daan, tamang daan dumadaan. So ayun, iikot lang ako dito sa may St. Joseph 9 saka 10. Kaya lang umuulan eh. Subukan ko lang yung napanood ko sa YouTube kung paano yung ano yung ginawa nila, kahit walang external mic yung action cam. Kasi ano eh, nasira na yung Lazytech natin. So nag-order ako ng lens para i-transfer doon kasi nasira yung lens eh. Pero wala rin siyang external mic, kaya sabog yung boses natin, hindi tayo maintindihan. Ngayon sinubukan ko, napanood ko sa YouTube kung paano pagka ang action cam ay walang external mic. Yung pala kino-convert lang pala sa ano, sa cellphone. Parang nagda-dub lang sila, tapos yung camera nila, yung action cam nila naka-off yung audio. Tapos yun, pagka mag-e-edit nila sa liya, ko-convert na lang yung voice recorder mo. Okay, sana maganda yung ano, yung ano niya, yung image nito. Kasi mas okay na sa akin yung Lazytech eh. Kahit yung Lazytech cam, mas okay na yun para sa akin, para sa mga beginner na motovlogger. Saka na tayo magbili ng yung mga high-end na camera pag tayo ay na-monetize na. Sayang naman kung ano, kung bibili tayo tapos tatama rin mag-motovlog. Pag siguro pag na-monetize na sa tayo bumili ng medyo high-end na camera like GoPro. Nag-search na ako sa GoPro na page. Mahal, 23,000. Natin kakayanin. So yan, dito lang tayo sa may Pure Gold. Doon tayo mag U-turn sa may 7-11. Tapos balik din tayo. Check ko lang naman kasi dito kung maganda yung kinonvert kong voice recorder sa cellphone ko. Tapos bumuli rin ako ng lapel mic. Okay, lapel mic, mura lang yan sana sa Lazada. Yung lens ng Lazytech, ano yan, in order ko sa Lazada 200. Tapos yung lapel mic nasa 150 ata yun. Itong ginagamit ko, ito yung ano, yung pagtig ko 500 pesos na action cam, yung HD. Subukan lang natin to. Pag pangit, yun, hindi mo natin i-upload kasi may binibili pa kasing splitter dun sa lapel cord. So hindi tayo nakabili ng splitter nun. Yan, ito lang, pumalik lang tayo. Sinubukan ko lang kasi kanina ang lakas ng ulan eh. Sinet up ko dito sa ano, sa loob ng mic yung lapel, tapos naka-attach sa cellphone ko. Pero kailangan yung splitter, yun kailangan kong bilhin eh. Para pag aalis, tatanggalin ko yung helmet, hindi makakasama yung sa cellphone. Hassle kasi kung, pero kung may splitter siya, hugot mo na lang doon sa may splitter.
Itong ano, itong action cam ko mga lods, ano, yung tigpa 500 sa Lazada na action cam. Kaya medyo yung resolution niya, hindi ko maintindihan. Check ko mamaya pag-upload kung maayos yung resolution. Nag-order na naman ako ng ano eh. Sinubukan ko yung lens ng GoPro 3-4-5 kung aari din sa Lazytech na cam ko. May nakita ko sa YouTube na kinonvert niya yung GoPro na lens sa Lazytech na 200 pesos lang naman yun. Pag yun nag okay, tapos itong audio na to nag okay, yun, pansamantala yun muna yung magiging cam natin. Mas okay, mas tipid, hindi magastos, lalo na sa mga beginner na motovlogger. Okay, nandito na tayo sa St. Joseph Ridge Q. Okay mga lods, thank you mga tol, thank you sa lahat ng sumuporta. So malapit na tayo ma-monetize, konting tiis na lang, konting tiyaga. Okay, thank you, dito na tayo. Gulat ako doon sa hala ko mayroon akong nasa likod na motor, yung pala may nag sa sounds doon. Okay, thank you mga lods.